Guys, welcome back sa channel natin. Para sa video natin ngayon, sakto, meron tayong dumating. Customer. So, pinaregroup daw nila to. Hindi ko nasasabihin kung kaninong gawa. Ayan, makikita nyo yung pagkakaregroup niya. Hindi na natin sasabihin kung sino gumawa. Pero sinabi naman ng customer natin kung kanino niya pinagawa ito. So, gagawin natin. Ang ikakabit natin na lining, hindi yung masyadong malambot. Medyo kakabitan natin ito ng matigas ng konti. Pero still, rubberized pa rin naman yung gagamitin natin. Mas matigas lang dun sa usual na ginagamit natin. Ang Mies 40. Close up natin ang stock. So, titingnan natin kung paano yung may kakabit natin dito. So, ito yung mga bakal ng clutch lining niya. Sobra, medyo magrasa lang. Pero lilinisin na lang natin 'to. Ayan. So, ito. Titingnan natin kung ano yung magiging resulta dito sa gagawin natin pagre-rebanding nito, relining ng clutch niya. So, in-explain ko naman sa kanya yung mga dapat niyang malaman, tsaka kumbaga, ayoko rin naman mag-expect ng sobra si customer. Sinabi lang natin yung totoo sa kanya na kung gaano itatagal nito, tsaka kung ano yung mga possible na maging effect niya, para hindi rin siya masyado mag-expect ng sobra. Na sabihin lang natin yung totoo tungkol dun sa magiging resulta ng sa tansya nating magiging resulta ng gawa natin. Para kumbaga ayoko rin naman yung masyado mong sinasabi lahat ng magaganda. Kailangan sabihin mo rin kung hanggang saan lang yung limitasyon ng mga gawa natin. So ito, abangan nyo to. Ang ganda. So hello, guys. Actually, excited ako dito kung anong kalalabasan nito eh. Kung ano yung magiging resulta tsaka performance nung kapag kinabit na natin yung lining na rubberized natin dito eh. Pero, ang tansya ko talagang sagas pang kasi nung pagkakagroup dito. Palagay ko medyo mabilis lalo mauubos yung clutch rebanding natin na rubberize. Pero subukan natin na pakiusapan yung may-ari na bumalik dito tsaka magbigay ng konting feedback sa atin kung ano yung kinalabasan para maibahagi din natin sa inyo, sa lahat ng sa mga nanonood na to. Kasi hindi siya yung basta ginroob lang, talagang kung makikita nyo may mga ngipin yung ano niya, ayan. So yan yung inaalala ko, diba lagi ko naman pinapaliwanag sa lahat na hindi ganun tumatagal yung rebanding sa mga stock bell pa yan, ha. So ito, ewan natin kung aabuti ng isang taon sa kanya to. Tapos plus yung sinabi pa niya na loaded yung motor niya. Hindi ko na natanong exactly kung ano set nun. Pero sinabi niya lang ay yung motor niya loaded. Pinaliwanag ko rin naman, sir, ganito. Baka hindi rin masyadong tumagal to. Kasi nakagroove yung ano nyo. Kung kakabitan natin ng malambot yan, ay may chance na hindi gaanong tumagal. Pero sabi niya okay lang naman sa kanya. Susubukan niya. So ako, excited ako doon na malaman kung ano yung performance. Pero sigurado to, kapit ka agad to. Nakita ko naman, sa opinion ko, maganda naman yung pagkakagroup dito eh.
Ito, ayan. Kaya lang yun, kapit na kapit sigurado to. Ayan. Maayos yung pagkakagawa sa opinion ko. Hindi ako eksperto sa ganyan, pero nakikita ko mukhang maganda kakalabasan nito. Sa tansya ko lang ha. Pero yung itatagal talaga ng lining yung hindi ko lang masigurado. Kasi usually, racing bell at saka yung stock bell lang naman yung madalas nagagawa natin. At saka yung nakakapagbigay sa atin ng feedback. Ito. So, ito yung... Ito talaga yung pakakaabangan ko kung ano yung magiging resulta nito. Sugo, sabihin ko nalang sa kanya, kung maubos ka agad to na within 1 month, balik ka dito, papalitan natin. Para, kumbaga, gusto ko rin talagang malaman kung hanggang saan yung magiging limit nito eh. Agad, bagong kaalaman sa atin yan, para mas makapag-share pa tayo ng mas maraming idea para sa inyo. At least ito, magkakaroon tayo ng idea na ganito pala yung kalalabasan nun. Hindi man eksakto, pero medyo magkakaroon tayo ng idea kung ano yung magiging resulta eh. Oh, nandun yung mga lining sa likod, sa gawaan. Inaantay na lang natin lumamig. Palamig na lang. Tapos, susunod nun, lilinisan. Tapos, ilalapat ko na lang dito. Hindi ko siya ilalapat nung sakto-sakto na. Medyo makapal pa rin yung ilalagay ko. Kasi, kapag ginamit niya na to, sigurado, ilalapat pa yan eh. Masisiksik pa yung lining eh. Maglalapat pa siya dyan sa mga groove na yan eh. Kaya kumbaga, hindi ko na siya babawasan ng sakto-sakto. Maglalagay tayo ng pasobra para at least kung sakaling ano, sila na yung mag-a-adjust kapag nasiksik pa yung lining natin. Lalo rubber race yung ano natin. Pero ginawa ko na lang, kinabitan ko siya nung medyo mas matigas na klase ng rubber race kesa dun sa ginagamit natin dati, sa mga nauna. Medyo mas matigas siya dun sa kinabit natin sa Aerox. So, yun po, yan. Para mapagmasdan nyo ng maigi. Pero, pag dumating yung may-ari mamaya, tatanong din natin kung ano yung set ng motor niya. Tsaka, kung ano yung mga balak niyang ilagay na clutch spring at saka center spring eh. Kung ano yung nakalagay na bola. Yan, tatanungin din natin yan para at least yung mga simpleng detalye na ganun, pwede na rin natin gawing basihan yun. Kasi hindi naman porke umokay dun sa isa yung, sa isang motor yung isang gawa natin. Ibig sabihin nun, same performance pa rin yung mangyayari eh, sa ibang customer. Baga, si customer na ganito, umokay sa kanya, tumagal ng mga more than 1 year, stuck eh, pero stuck lang pala yung motor niya. Tapos, ini-expect ngayon nung isa pang customer natin na ganun din yung kalalabasan nung kanya. Kumbaga, iba-iba rin naman kasi yung magiging, ano natin dyan eh, iba-iba yung magiging kain yan, iba-iba rin yung setup ng motor nyo. Iba-iba yung karga. Yan mga nagiging sa mga dahilan ng mga kung bakit hindi magpaparehas yung ubos at kain ng mga lining natin. So, yun lang. Che-check na muna natin yung lining kung okay na para mailapat na natin dito. So, ito na po yung finished product natin. Ayan. Ano yung kinalabasan? So, medyo inilapat ko na siya ng konti, pero for sure, ano pa to? Masisiksik pa to. Kaya hindi ko na binawasan ng sakto-sakto lang talaga eh. Plus, yung bakal niya, medyo may diferensya na ng konti. Medyo nakabuka na siya dito, ayan, sa side dito, kapabuka na siya. So, ayan, close up natin yung lining na ginamit.
So, sana maging okay ito para malaman natin kung ano feedback. Kung ano yung resulta kapag ka pinagsama mo yung clutch rebanding at saka yung pinagroove nila na to. Ayan. Pero sigurado kakapit ka agad to. Yung itatagal lang talaga yung concern ko rito eh. Yun yung inaalala ko kung hanggang ilang buwan ang itatagal nito bago maubos ka agad. Sa stock bill kasi, naabot yun ng isa hanggat sa kalahating taon eh. So sana tumagal siya para ma-share din natin. So ayun yung lapat, pagkakalapat niya eh. Konting-konti lang yung diferensya sa may gilid eh. Pero syempre iba pa rin sukat kapag yung actual na nakakabit dun sa panggilid eh. So sila na yung, sabi ko naman sa kanila, sila na yung bahalang magbawas. Babawasan ko lang ng konti. Tapos sila na yung maglalapat na husto niyan eh. Sa kanila yung kung lilihahin nila o kakabit nila sa motor, tapos gagamitin nila ng gagamitin para kung sanang lumapat doon. Pag di ka pa naman marunong magbawas nito, hindi magkakapantay yung paglilihan niyan eh. So yun, sana magkaroon pa ng kasunod tong video natin na to. Para ma-share ko rin sa inyo kung ano yung naging kinalabasan o resulta nung regroove at saka rebanding na lining na to. Ayan. So salamat. Sana mag-subscribe kayo. I-like nyo na rin yung video natin kung nagustuhan nyo to. Share nyo na rin para malaking tulong sa atin yan. Sana dumami pa tayo. Thank you.